Pabor po ba kayo doon na bawasan natin yung mga non-working holidays sa Pilipinas? Go, sir. Ay, nako, welcome na welcome yan. Alam mo naman, Alvin, Doris, every year, lagi na lang namin sinasama sa agenda namin na bawasan yung holidays. Unang-una, napakagastos yan sa mga ano lang, sa mga employers. Okay, na napipirmisyos, dami ng holiday. Eh, yung mga holiday na pinagdidiwang natin kung minsan eh, hindi ba alam ng empleyado kung ano yung pinagdidiwang eh, na nakakaraan eh. Ano na nga yun? Hindi man nila nalalaman. Eh, bakit po dinideclare ng holiday? So, tama yung ano, if I'm not mistaken, 9 na araw yata yung regular holidays na inaano ni Kong Joey, no? Tapos eh, hindi ko alam kung ilan yung listahan yung sinasabi niya. Bibigyan na lang ng special na yung working day bawat empleyado. Mamimili. Napakarami ng mga holidays sa kung ano-ano. Eh, mamimili siya ng 7. Bibigyan siya ng allowance sa 7 na yon. Sir, kung ti... Sir. So, magiging... Parang magiging 60 na lang yung... Yes. Yung 9 plus 7 plus 16. I think inaallow yata nila yung NGO na mag-declare ng isang holiday sa kanila, no? Mm-hmm. O de, eh, malaki asa. Ano lang may naiisip, nagkakaroon ng special holidays. Mm-hmm. Oh. Maganda yun, maganda sir, yun. Sir, madadagdagan pa po yan kasi gusto din ni Doris Bigonia, may holiday siya eh. Doris Bigonia, holiday. Parang wala kang pag-asa, bawal yan, sabi ni Sir Ortiz Luisa. But seriously speaking, sir, if you gauge ang mga viewers namin, mga nagtitweet, mga nagtitext, naku po sir, hindi sila pabor sa panukalan ni Joey Salceda. Para nga sa kanila, kulang pa ang leave. Ang mga non-working holidays ng mga Pilipino. Kulang pa raw kasi pangtanggal pagod yan ng mga manggagawa. Pwede na ba? Pwede na magtrabaho eh. May mag-holiday na sila 365 days. Aray ko. Kakatakot naman yung sagot. Kaya nga. Pero paano naman? Ang dinami-dami ng holidays. Alam mo ba, pag kinumpit mo, halimbawa yung babae, pati maternity leave, pati yung ano, aba, eh halos sa 3/4 ng year eh, pag pinagsama may mga ano, ako eh, wala na pinagtatrabaho, halos yung iba eh. Oh, pero hindi mo naman siya pwedeng sisihin dahil babae siya, siyempre biological yun, mag-aasawa siya, mabubuntis siya at manganak siya. Diba? At karapatan naman po niya yun. Wala kami problema ron. Ang sinasabi lang namin, kung may control ka naman, bakit naman declare ka ng declare ng holiday? Piyesta ng Bombay, piyesta ng Arabio, piyesta ng lahat ba niya na pagdidiyo, wala ka naman pakialam doon. Natawa ako sa piyesta ng Bombay Pipe. Sir, sabi po ng TUC. Pwede lahat naman ang huwi. Na, huwag na nating dagdagan yung current non-working holidays. Okay po ba sa inyo yun? Well, ewan ko. Basta ako, sinasabi ko, yung panukala ni kong that is something that is reasonable, better, and improvement. So, pagka pinaggulo mo pa yan, eh, banda huli yan, lahat, pero executive order na naman lahat yan. Hindi po, ang executive order, wala na hong gagalawin. Yun ang panukala ni TUCP. Kaya problema, ang problema, Doris, napakarami ng holiday natin ngayon. 21 or 20 to 25 ina. Sambon yun. Pag sinama mo pa yung Saturday, Sunday ng buong taon, eh dami ng holidays na yun. No, pero sabi rin po ng TUCP, eh bangga daw po yung panukalang batas na yan doon sa partner, anong tawag? Diminution? Diminution. Ayun.
Kasi parang bangga daw po sa batas kasi lalabas, liliit yung kita naman gagawa kung matatanggal yung mga holidays. Abe, eh kung no work no, no pay at nagdi-declare ka ng holiday, kawawa yung empleyado. Habang dumadami yung holiday na no, sa no work no pay, okay yan. Eh ang problema ay yung mga regular na ano, ano mga Monday sila, hindi sila no work no pay, okay yun. Eh pero marami yung no work no pay eh. Ilan po ba yun? Ilan? Aba eh, halos sa manufacturing, sa construction, eh lahat halos yan eh. Ang manggagawa yan eh, no work no pay eh. Oo, pero sa manufacturing talaga diba? Pinapapasok pa rin naman po sila tsaka dinadagdagan lang yung kanilang sahod because it's holiday, sir. Depende. Depende sa ibang ano. Pero pagka yung mga factory na manufacturing ng mga food na maliliit na kumpanya lang, eh ang tao rin pagka holiday, no work to pay. Sige, let's accommodate questions from the viewers, partner ha. Sabi ni Tuto B, maganda pang distress ang holiday. A happy worker is a productive worker. Slave worker ba ang turing ng mga negosyante sa amin? Sabi ni Tuto B yun, sir. Pakisagot po. Hindi ko masyado nakuha. Ano yun? Sinasabi niya na yung isang manggagawa, pag happy siya, dahil na-distress siya dahil sa mga holiday, magiging productive yan. Ang tanong niya, slave driver sa amin, kayong mga negosyante. Kaya nga sabi ko, 365 days, magpahinga para wala na lang ano, na-stress. Eh, alam mo, trabaho yan. Lahat tayo kailangan kumita. Opo. Lahat tayo may stress. Hindi pa man mag-Saturday, Sunday, eh, nagbabakasyon ka. Tapos katakot-takot na holiday pa yung gusto mo. Muna lang magtrabaho pagka ganun. Pero marami din po mga ano, mga opisina na Sabado may pasok din, Linggo may pasok din. Pinapasukan po 'yan ng mga manggagawa, kailangan talagang kumita. So siguro, kung mayroon po tayong mga holiday, 'yun na lang ang nakikita nilang panahon o pagkakataon. Para magpahinga. Okay, pero sinasabi ko, yung mga may, mga trabaho, mga workers na may Sabado, marami riyan no work no pay. Pag hindi pumasok ng Sabado, wala silang kita ng Sabado. Okay. Okay. Ka na. Okay. Sige. So tama, sir, tama na po sa inyo yung listahan ni Congressman Joey na ang matitira na lang ay parang 16? 16 ba yun? O parang 16 na lang, ano po? From 12? 16 plus 1 sa local government. Parang ganun ang baso ko. So okay na sa inyo yun? Alam mo, dito sa Asia, hindi naman tayo kataasan ng productivity. Oo. Okay. Yung iba mga ano rin, yung mga nasa mga apat lang, ano, 12, tayo umaabot ang 25 kung isan. Yun pa ba naman yung pagtanggal ng stress? Ah, pero eto. Okay yun, sir. Parang sige, habol mo. O parang sagot doon kay Sergio. Dad C, sabi niya, work-life balance lang, sir. At isa pa, yung holidays, nagmo-move po yan. Minsan, weekdays. Minsan, Sunday. Weekend. Oo. Sir? Eh, alam mo, holidays, hindi kasama sa employment ano yan. By accident yan na binibigay ng gobyerno. Hindi talaga rest day yan. Yan eh, ng kataon lang na may mga holidays. Kaya huwag nating sabihin na nakakaano yan, dadamihan yung holidays. Ang productivity yung dapat intindihin ng mga tao. At sila, marami sa mga kababayan natin nagtatrabaho. Maraming impyado yung no work no pay. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Salamat sa oras, sir. Thank you po. Thank you very much, sir. Po, sir. Nice to see you again.
Salamat din sa inyo. Sa ating mga... Salamat siguro. Thank you po. Thank you. Sergio Ortiz Luis po ang president ng Employers Confederation of the Philippines.